closer than the song on my tongue. You're more real. You're more real than the wind in my lungs. Magandang araw sa ating lahat. Welcome po sa atin pong Bible study sa araw na ito. Salamat po sa Panginoon sapagkat siya po'y patuloy pong nagbibigay sa atin ng pagkakataon upang tayo po'y malayang makapag-aral ng kanyang salita. Alam natin na ang salita ng Diyos ay lubhang mahalaga para sa atin bilang mga Kristiyanong mananampalataya sapagkat ito'y ginagamit ng ating Panginoon upang tayo po'y lumalim at patuloy pong lumago sa ating pananampalatayang Kristiyano. Kung kaya't ang salita ng Diyos ay atin pong pinapahalagahan sapagkat tayo po'y naniniwala na ito po ang isang matibay na sandigan ng atin pong pagkipag-ugnayan sa ating Panginoong Diyos. Sa gabing ito, atin pong tatalakayin ang ikalima na article ng pananampalataya natin sa Foursquare na kung saan ito po'y tumutukoy sa salvation through grace. Noong mga nakalipas pong mga araw, atin pong pinag-aralan yung unang apat na articles of faith, the Holy Scriptures, the Divine, the Eternal Godhead, the Fall of Man, and the Plan of Salvation. Ngayon naman, tatalakayin po natin salvation through grace. Article 5 ng atin pong Declaration of Faith sa Church of the Foursquare Gospel. Purihin po ang Panginoon. Welcome po sa atin pong Bible study ngayong araw na ito. At kung kayo po ay may mga katanungan patungkol po sa topic na atin pong tinatalakay, maaari lamang po na imensahe po tayo sa video na ito or maging sa atin pong numero 0946-403-4646. Binabati po natin Sister Christina Muahe Vizca Sastre, Sister Jade Martinez Gabay, Sister Jade Gabay Martinez, si John Kirby Gaito Tianzon, dyan po sa SLC, si Sister G Martinez, si Sister Linda Kalina, kasama po natin ngayon sa atin pong Bible study. Praise God! Samahan po natin ang atin pong worship team sa pambungad na awitin. Come, Holy Spirit, fall afresh on me. Fill me with your power. Satisfy. Okay.
Diyos, maraming salamat po sa gabing ito sapagkat patuloy po kayo, O Diyos, na nagbibigay sa amin ng opportunity na kami po ay magsama-sama, magkitang muli, Panginoon, upang pag-aralan ang iyong mga salita, upang magbulay sa iyong pong kautuhanan, Panginoong Diyos, at binigyan niyo po kami ng kalayaan na ito po ay aming ipamuhay araw-araw. Maraming salamat po, Diyos, sapagkat patuloy niyo kaming iniingatan, ginagabayan, at pinapangalagahan, O Diyos. At salamat po sapagkat tuwi-tuwi na sa aming mga buhay, Panginoon, wala po kaming ibang masabi kundi kayo'y mabuti, tapat sa amin pong mga buhay. Pinupuri ka namin at pinapasalamatan sa iyong pong patuloy pong pangunguna sa amin pong gawain. Salamat po sa iyong pong katalinuhan, salamat po sa iyong kaalaman, salamat po sa iyong banal na espiritu na siyang patuloy pong mangunguna sa amin pong pagtitipong ito. Pagpalain niyo pong aming mga kapatid sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise God. Nice po ating batiin, Sister I. Tablada, kasama po natin ngayon. Ang ating kapatid na Ariel Ayi, si Villa Manligues, kasama po natin. Si Pastora Yeng, Anastasio Familares also with us. Ang ating kapatid si Marky Arroyo, kasama po natin. Si Sister Maling Badilio, kasama din po natin sa oras na ito. Pastora Tess Linsangan Ortega, Sister Noemi Faminyalan is also with us tonight. Si ang atin pong kapatid na Kenneth Fermanejo Fabul, kasama po natin. And of course, Pastor Nimrod Fernandez Zonio, kasama din po natin. Ating supervisor dyan sa Bicol District. Praise God. Welcome po sa atin pong online Bible study sa araw na ito. Patuloy po natin at tinatalakay o atin pong tatalakayin simula sa araw na ito ang Article 5 ng atin pong Declaration of Faith, Salvation Through Grace. Ang Ojongan Foursquare Gospel Church ay patuloy pong nagsasagawa ng iba't ibang mga gawain tuwing Martes ang atin pong online prayer meeting alas 6:30 ng gabi. Dito po sa account na ito, maaari nyo pong subaybayan or sa official page ng Ojongan Foursquare Gospel Church at saka sa atin pong YouTube at saka Twitter account, no? Tuwing Thursday naman ang ating online Bible study, alas 6:30 din ng gabi. Tuwing Linggo ang ating pong online worship celebration, alas 7:30 ng umaga. At meron po tayong delayed telecast sa Ojongan Star Cable, Channel 8, alas 10:30 ng umaga. Radio ministry po natin sa 101.3 Radio Atin Ojongan ay patuloy po natin na ipinapangaral ang kautuhanan ng salita ng Diyos. Ano? Alas 6:30 hanggang alas 7 ng gabi, landas ng buhay sa 101.3 Radio Atin Ojongan. At kung nais niyo po na makipagbahagi sa ministeryo ng Ojongan Foursquare Gospel Church, maaari niyo pong makipag-partner sa amin sa pamamagitan ng inyo pong mga kaloob at mga handog para po sa gawain ng ating Panginoon. Ang ating pong account, Ojongan Foursquare Gospel Church, 6310700190. Yan po ay peso account, peso current account sa Ojongan PNB. Yan. Purihin po ang Panginoon sa kanya pong kabutihan. Sister Abby Iscarilla, kasama po natin. Sister Thelma Fabito, kasama natin. Patuloy po na ingatan kayo at pagpalain ng ating pong Panginoon. At sa pagkataong ito, sama-sama tayong magpuri, umawit, lumuwalhati sa ating Panginoon Diyos sa pamamagitan ng mga awiting makalangit. Samahan po natin ating worship team sa mga awiting pagsamba sa ating Panginoon. Amen. Magandang gabi po sa bawat isa. Tayo po ay sama-samang magpuri sa ating buhay na Diyos sa pamamagitan ng mga awiting. Gamitin po natin ang ating mga kamay, palakpak po natin para sa ating Panginoon. We try, we'll see your glory. Every nation bow before you. All our treasure turn to ashes in the light of you. As we're singing,
every tribe will see your glory. Every nation's bow before you. All our treasure turn to ashes in the light of you. Singing holy is the Lord Almighty. Only you are worthy, worthy of it all. Praise and glory, honor and strength unto our God, unto our God, matchless, endless love and restraint. This is our God. Every tribe sing praise and glory, honor and strength unto our God, matchless, endless love and restraint. This is our God. Every tribe sing A-O-E-O-A-U-A. Unto our God, matchless, endless love and restraint. This is our God. Every tribe sing praise and glory, honor and strength. Unto our God, matchless, endless love and restraint. This is our God. Every tribe sing. Wala kang katulad, O Diyos. Wala kang katulad, O Diyos. And there is no one like our God. 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 Hallelujah. Wala kang katulad. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Tuwid nga Panginoon na ikaw ay walang katulad. Hindi ka po nagbabago. Ikaw ay tapat sa aming mga buhay. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Creator, you're perfect in
giver, redeemer. Amazing is your grace, full of wonder is your power, even angels can't contain, and we bow down, and we cry out, we enter. Creation sings your praise. Great is the King of Kings. You are holy. Majestic Creator, your Alpha and Omega, how awesome are your ways, and we bow down, and we cry out, we enter in your gates, let every voice proclaim. You are worthy, all heaven shouts your name, creation sings your praise, great is the King of Kings, you are holy. Who was, who is.
Praise God. Maaari na pong maupo ang bawat isa. Hallelujah. Welcome po sa atin pong online Bible study para po sa gabing ito. Binabati po natin Sister G. Martinez, Brother Abiel de la Cruz Iscarilla, Sister Claudette Fontamillas Iscarilla, si Sister Daisy Makatangay, kasama din po natin, Sister Jo Baligwat, Sister Helen, Sister Kid, Brother Makmak dyan po Santa Fe, Sister Edraline Fabilio dyan po sa Ginhayaan, Pastor Gaudencio Mayuga Fahura dyan po sa Metro Manila. Purihin po ang Panginoon. Welcome po sa atin pong Bible study para sa araw na ito. Atin pong tatalakayin para po sa araw na ito and possibly sa next pa po na mga sessions, ang Article 5 ng atin pong Declaration of Faith, which is salvation through grace, kaligtasan sa pamamagitan ng biyaya. Kung kayo po ay may mga katanungan, mga paglilinaw sa mga topics na atin pong tinatalakay, maaari nyo pong i-comment ang inyo pong nais pong ipaabot sa atin sa video na ito, or maaari pong mag-text sa atin pong numero 0946-403-4646 or any other ministry needs na kailangan po natin, mga prayer requests, mag-text lamang po sa atin pong number 0946-403-4646. Or pwede nyo rin po kayong makipag-ugnayan sa atin pong Facebook account, sa atin pong YouTube account, or sa atin pong Twitter account, at sa atin pong mga emails. Nakapost naman po dyan sa atin pong video ang mga emails at sa mga contact information ng Odyongan Foursquare Gospel Church. Purihin po ang Diyos sa kanya pong kabutihan at katapatan. Nakakatuwang isipin sa patong nakaraang linggo, atin pong tinalakay yung mga for three weeks, consecutive weeks, the doctrine about the plan of redemption. And we have realized that ang redemption po pala ay binigay sa atin ng Panginoon ng libre. Ano? At ito po ay matagal ng plano ng ating Panginoon Diyos. The moment na nagkasala si Adan at si Eva, ipinakita na at ipinahayag na ng Diyos ang kanyang layuning pagliligtas para sa ating lahat. Nais ko pong basahin ang official statement natin patungkol po sa doctrine number 5. We believe that salvation of sinners is wholly through grace, that we have no righteousness or goodness of our own, wherewith to seek divine favor, and must come, therefore, throwing ourselves upon the unfailing mercy and love of Him who bought us and washed us in His own blood, pleading the merits and the righteousness of Christ the Savior, standing upon His word and accepting the free gift of love and pardon. Purihin po ang Panginoon sa napakagandang statement na ito na atin pong isa-isahin at atin pong tatalakayin para sa araw na ito at sa susunod pa nating mga pag-aaral. Ulitin po natin, we believe that salvation of sinners is wholly through grace. So ang kaligtasan ng mga makasalanan ay sa pamamagitan lamang ng biyaya. That we have no righteousness or goodness of our own wherewith to seek divine favor. Na tayo pala, in our human nature, wala tayong kakayahan at wala tayong kabutihan, wala tayong sariling katwiran upang atin pong makuha ang makalangit na pabor ng ating Panginoon. Ngunit, dapat, therefore, throwing ourselves upon the unfailing mercy and love of Him who bought us and washed us in His own blood. Yamang wala po tayong sariling katwiran, wala tayong sariling kakayahan upang iligtas ang ating mga sarili, ang dapat nating gawin ay atin pong ipaubaya ang ating mga sarili, atin pong tayo po'y lubos na magtiwala sa hindi nagbabago na awa at habag at pag-ibig sa atin ng Diyos, na kung saan sa pamamagitan ng kanyang anak na si Hesus Kristo, nilinis na tayo ng kanyang dugo. Pleading the merits and the righteousness of Christ the Savior, standing upon His words and accepting the free gift of love and pardon. So ang pwede po pa natin gawin,
Yamang tayo po'y walang kakayahan at wala po tayong kayahang iligtas ang ating sarili o sariling mga katwiran, ang ating pwedeng gawin lamang ay humingi ng tulong at ng awa sa atin pong Panginoong Diyos. Jonafe Arquel Salvador, kasama po natin kaklase ko ito nung high school. Ayan, si classmate Jonafe. Sister Mary May Marquez Gutierrez Evangelio Fabilia Ferrer. Abang haba kala Sister Tel. Link pa kaya ni Sister May. Ano? Alas tantanan na mga apelyedo ni Raik. Ano? Jennifer Barazon Suner, kasama din po natin. Sister May Tan, kasama din po natin ngayon. Welcome po sa atin pong Bible study. Okay? Supurihin po ang Panginoon. Salvation through grace. Ano po ba ang gustong sabihin ng ganitong klaseng statement? Sa atin pong pangaral ng Ebanghelyo, nais po nating i-emphasize ang kautuhanan na ang kaligtasan ay matagpuan sa biyaya ng ating Panginoon at hindi sa pamamagitan ng anumang gawa ng tao o pagsunod sa kautusan o pamumuhay sang-ayon sa mga religious na mga rituals. Ngunit, hindi din po natin ipinapawalang bahala yung kautuhanan na tayo pong mga Kristiyano dapat nabubuhay sa ganitong mga bagay. Pero, ang ating kaligtasan ay hindi nakabase at hindi nakafound, nakapundasyon sa ganitong magandang mga bagay. Sapagkat para sa salita ng Diyos at para po sa atin, the redemptive work of Christ on the cross is God's only provision for salvation. So yung ginawa ni Jesus na sakripisyo doon sa krus, ang siya lamang provision at nag-iisang provision ng Diyos para sa ating kaligtasan. Christ alone is the righteous one whose righteousness is imputed to believers who have no righteousness of their own. Si Kristo at si Kristo lamang ang nag-iisa na matuwid, no? Na kung saan ang kanyang katwiran ay kanya pong ibinigay sa atin, isinuklub sa atin, isinuot sa atin, yan ang gusto sabihin ng word na imputed, isinuklub sa ating mga mananampalataya, yamang tayo po'y walang sariling katwiran. Yamang tayo po'y walang sariling kabanalan. Yamang tayo po ay sa ating ganang sarili ay makasalanan at kailanman ay hindi katanggap-tanggap sa kaluwalhatian at sa kasastandard ng atin pong Panginoon. So ano po ba ang gustong sabihin ng salitang grace? Ano po ba ang gustong sabihin ng salitang habag? Ano ba ang gustong sabihin ng salitang biyaya? Tingnan po natin ang salitang ito. The most common definition of the word grace is binabase po nila sa etymological na meaning. Lalong-lalo na sa orihinal na ginamit na terminolohiya sa bagong tipan, which is charis. No? So grace or charis, it means unmerited favor. Isang pabor na ibinigay sa atin, bagamat hindi tayo karapat-dapat. Isang pabor na ipinagkaloob sa atin, bagamat hindi tayo karapat-dapat tumanggap nito. This phrase points to the fact that salvation is a gift given by God rather than a reward that someone has earned or deserved. So tandaan po natin na ang salitang grace, ang biyaya, ay hindi po reward, kundi ito ay gift. Yeah, yun ang difference, ano? Gift versus reward. Ang kaligtasan po natin ay gift at hindi reward. Ulitin po natin. Ang kaligtasan natin ay gift, kaloob, at hindi reward. Pag sabi mong reward, ay anong gusto sabihin si Startel ng reward? Yung parang, ano ba yun? Bawa, nag-aral kang mabuti. So, bibigyan ka ng mataas na grade kasi nag-aral kang mabuti. Nagawa mo yung lahat ng module mo. So, bibigyan ka ng reward ng teacher. Bibigyan ka ng grade na 95, 90, 80, whatsoever.
That's reward. Kasi pinaghirapan mo, pinagugulan mo ng oras, pinagugulan mo ng panahon. So, pag sinabi mong reward, parang sweldo or parang, ha? Hindi regalo ang reward. Kasi ang reward kasi ibinigay sa iyo kasi karapat-dapat kang bigyan. No? So, ano ba sa Tagalog ang reward? Pabuya. Yan. So, pabuya. Halimbawa, sinauli mo yung ang isang nakita mong gamit sa kalsada, nawala, sinauli mo sa tunay na may-ari, bibigyan ka niya ng pabuya. Kasi natuwa siya sa iyo kasi gumawa ka ng mabuti. So, ganun din naman, pag ikaw ay isang mabuting empleyado, nakita ka ng amo mo, mabuti kang empleyado, hindi ka nalilate, maganda ang trabaho mo, bibigyan ka ng reward. Pwedeng taasan ang sweldo mo, dagdagan ang mga benepisyo mo, itaas ang position mo, ipromote ka, gawin kang manager o kung ano-ano pa. Kasi karapat-dapat kang bigyan ng ganoong bagay. So hindi po grace ang tawag doon. It is reward. Because grace is something na ibinibigay sa iyo bagamat hindi ka karapat dapat. Bagamat hindi ka worthy tumanggap nito. So grace is more of a gift. At ang gift po ay nakabase sa goodness noong taong nagbibigay at hindi nakabase sa goodness ng taong tatanggap. No? So kaya pag tuwing Pasko, para ganyan, ano? Or anniversary, ano pa ba? Birthday, nakakatanggap tayo ng gift mula sa mga tao na nagmamahal sa atin. Hindi dahil karapat-dapat kang bigyan ng gift, kundi dahil gusto ka nilang bigyan ng gift. Natutuwa sila sa iyo or nais niyang bigyan ka ng ganong klaseng kaloob. So tandaan po natin that when we receive salvation through grace, it means God favorably looks upon that person though he or she has done nothing to deserve this favor. So ang salvation for grace pala ay makikita po by grace, ang salvation by grace pala ay nanghulugan na merong Diyos na kung saan ay natutuwa sa atin. Natutuwa siya sa atin hindi dahil mabuti tayong tao. Natutuwa siya sa atin sapagkat yun ang kanyang nature. Natutuwa ang Panginoon sa atin. And binibigyan niya tayo ng kaloob na ito bagamat hindi tayo karapat-dapat. Salvation is a free gift from God. Tingnan po natin sa Ephesians chapter 2 verses 8 hanggang 9. Sapagkat dahil sa kagandahang loob ng Diyos, kayo inaligtas pamamagitan ng pananampalataya. At ang kaligtasang ito'y kaloob ng Diyos at hindi sa pamamagitan ng inyong mga sarili. Hindi ito bunga ng inyong mga gawa, kaya't walang sino man ang maipagmamalaki. Praise God! Ano ang sinasabi ng salita ng Diyos? Ang kaligtasan ay kaloob mula sa ating Panginoon at hindi ito bunga ng ating mga ginawa. Hindi ito bunga ng ating ginawa. Ang kaligtasan ay hindi bunga ng ating ginawa. Ano ba ang mga halimbawa ng gawa? Sumisimba ka? Ano pa ba? Tumutulong ka sa iyong kapwa? Naging mabuti kang tao? Sinusunod mo ang 10 utos ng Diyos? Naging mabait kang tao? Wala kang ginawang mali? Yan ang mga mabubuting gawa. Yan pala ay hindi basihan ng kaligtasan. Ang basihan ng kaligtasan ay ang kagandahang loob ng Diyos. At ang salita ng Diyos ay maliwanag na nagsasabi na nais ng Diyos na ang lahat ay maligtas. Romans chapter 11 verse 16. At kung iyon ay dahil sa kanyang kagandahang loob, maliwanag na iyon ay hindi dahil sa gawa. Sapagkat kung ang ginawa ng tao ay siyang batayan, hindi na iyon masasabing kagandahang loob. Kailanman hindi batayan ang ginawa natin upang tayo'y maligtas. Kaya maging yung tao doon sa cross ng ating Panginoong Hesukristo, yung taong makasalanan, nagsabi sa ating Panginoon na, Panginoon,
alalahanin mo ako pagdating mo sa paraiso. Kaya sabi nung taong makasalanan, ng taong magnanakaw. Ano sinabi ni Jesus? Hindi sinabi ni Jesus na, o sige, by my power and authority, bumaba ka dyan sa cross na yan at magpakabuti kang tao. Or ibalik mo sa taong ito yung pinagnakawan or whatsoever. Hindi sinabi yun nung kwan, no Jesus Christ. Kundi ang sinabi ni Jesus Christ, ngayon din, isasama kita sa paraiso. Ganun yung grace ng ating Panginoon. Ganun yung kabutihan ng Diyos, ang agandahang loob ng Diyos. Ang tao, ang gagawin ng tao sa atin bago niya tayo mapatawad, ipaprove muna niya sa atin, papatunayan niya muna sa atin kung karapat-dapat ba talaga tayong patawarin niya. Di ba? May ganun tao, ano? Sige, patawarin kita. Pero patunayan mo muna ang karapat-dapat kang patawarin kita. Yun ang tao eh. So long na hindi mo napapatunayan na ikaw karapat-dapat sa kanyang kapatawaran, maaring accepted ka niya, pero hindi ka pa niya napatawad. Inoobserbahan ka pa niya, minamanmanan ka pa niya. Binibilang niya ang iyong pagkakamali araw-araw. Pero ang Panginoon sa kanyang pagpapatawad sa atin, hindi pala ito nakabase sa ating mga ginawa. Isang ginawa, dalawang ginawa, tatlong ginawa, hindi niya nakabase yan. Ang kaligtasan ng ating Panginoon ay nakabase sa kanyang biyaya. And again, tayong mga Kristiyano, gumagawa tayo ng mabuti, hindi dahil nais nating maligtas. Gumagawa tayo ng mabuti sapagkat ang paggawa ng mabuti ay bunga ng pagliligtas sa atin ng Panginoon. Dapat po nating maintindihan ang bagay na yan kasi minsan naiisip natin, pag hindi ako nagtatites, baka mapaimpyerno ako. Or pag hindi ako magsimpa, baka mapaimpyerno ako. Pag hindi ako naging faithful sa gawain ng Panginoon, baka mapaimpyerno ako. Hindi tayo magpapaimpyerno dahil sa mga bagay na yan. Kasi niligtas na tayo ng ating Panginoon. Pero bakit tayo nagtatites? Bakit tayo nag-offering? Bakit tayo nagsisimba? Bakit tayo hindi lumiliban sa magawain? Sapagkat bunga yan ng kaligtasang ibinigay sa atin ng Panginoon. Ang kaligtasan ng Diyos ay nagbubunga ng mabuting gawa sa ating mga buhay. Kung ilagay po natin ito sa mathematical equation, yan, parang math, ano? Ang kaligtasan sa Biblia is salvation equals faith equals salvation. Yan. Ang pananampalataya sa kagandahang loob ng Diyos sa atin ay nagbubunga ng kaligtasan. And, yan, works. Yung ating pong pananampalataya sa Diyos ay nagbubunga ng kaligtasan at mabubuting gawa. Ang iba naman, ang isip nila sa kaligtasan ay works plus faith equals salvation. Yan ang kalang kaisipan sa kaligtasan. Gagawa ka ng mabuti at may pananampalataya ka para ikaw ay maligtas. Pero ang Biblia, ang sinasabi ng Biblia, manampalataya ka upang ikaw ay maligtas. At dahil ikaw ay sumampalataya, nagbubunga ito ng mabuting gawa sa atin pong mga buhay. So what are the scriptural foundations for salvation through grace? Ano bang sinasabi ng scriptures? Ano bang sinasabi ng salita ng Diyos patungkol po sa kaligtasan sa pamamagitan ng biyaya? Grace is inseparably linked to the person of the Lord Jesus Christ. So ang biyaya po ay hindi natin maipahihiwalay sa ano ba ang person sa Tagalog? Kalikasan ng ating Panginoong Jesus. Yan, no? Ang biyaya ay hindi po natin maipahihiwalay sa kalikasan ng ating Panginoong Jesus. Bakit? Sapagkat kalikasan ng ating Panginoong Jesus at ng ating Panginoong Diyos ang biyaya. It does not arise merely from a loving disposition from God.
parang minsan niya lang ang naisip niya, dapat akong magpakita ng biyaya sa mga tao. Hindi po pala ganun yun, ano? Hindi yun out of his mental or logical disposition. Kundi, ang biyaya po pala ay nakabase sa kalikasan mismo ng Panginoon. Kalikasan ng Panginoong Hesukristo, kalikasan ng Panginoong Diyos. Gustong sabihin, hindi lamang napilitan ng ating Panginoon para iligtas tayo. Hindi lamang siya na-pressure para tayo iligtas. Di ba minsan may mga tao na, sige, magbisita ka doon sa namatayan kasi nakakahiya naman. May mga ganong tao, ano? Nagbibisita sa namatayan kasi nakakahiya lang. Kaya makabisita ng isang araw, okay na siya kasi at least nakabisita ako. Nagpa-check na ako ng attendance. No? Or minsan nagbibigay tayo noong abuloy sa namatayan kasi iniisip natin, pag tayo'y namatayan din, ay may mag-aabuloy din sa atin. Kaya parang napilitan tayong gumawa ng ganong klaseng mga bagay. Pero kung part ng nature ng tao yon, part ng kalikasan ng taong ito, part ng personalidad ng taong ito, pag may nakita siyang nangailangan, kahit hindi siya nag-iisip, kusa lang siyang dumudukot sa kanyang bulsa, ibinibigay sa taong nangailangan, nature ng taong yon. Hindi dahil iniisip niya, nakakahiya, may nakakakita, mga ganyan. Hindi niya iniisip yon, kundi yun ay nature niyang ibigay. No? Kaya may mga taong talagang natural sa kanila, yung paggawa ng mabuti. Yung mga taong gano'n, no? Natural para sa kanila ang paggawa ng mabuti. Hindi dahil na-pressure, hindi dahil sinabihan, hindi dahil inutusan, hindi dahil nahihiya na pag hindi niya ginawa ito ay mapapahiya siya, kahiya-hiya naman sa kapwa, kahiya-hiya naman sa kapitbahay. Hindi gano'n ang ating Panginoon. Noong ipinakita sa atin ng Diyos ang kanya pong habag sa atin, hindi dahil nahihiya ang Panginoon. Wala naman ikikina. Sino ba ikakahiyaan ng ating Panginoon? Alam nga mahiya siya kay Satanas, di ba? O mahihiya siya sa mga tao. Hindi. Ang ating Panginoon, niligtas siya tayo, hindi dahil na-pressure siya na tayo iligtas. Ang kautuhanan, walang rason. Ang Diyos para iligtas tayo maliban sa iniibig tayo ng Diyos. Walang rason ang Panginoon. Ang isang magulang nagsasakripisyo sa anak niya, hindi dahil nahihiya siya sa makapitbahay. Ang isang magulang nagsasakripisyo sa anak niya, hindi dahil sinabi ng DSWD, pakainin mo ang iyong anak. Ang isang magulang, ginagawa niya ang lahat ng bagay para sa kanyang anak sapagkat gusto niyang maging mabuti ang kalagayan ng kanyang anak. Kalikasan nila ang ganong mga bagay. Kalikasan nila ang magsakripisyo. Kaya noong matapos yung matinding sunog doon sa Kwan, doon sa Brazil, noong nakaraang taon ba yun? Ipinakita sa National Geographic yung nanay na ibon na natusta. Pero ang posisyon ng ibon ay parang mayroon siyang pinoprotektahan na pugad. At nung kinuha yung patay na sunog na nakatawan ng nanay na ibon, nakita doon yung mga chicks, yung mga inakay, buhay. So yung nanay na ibon, yung inahin na yon, handa niyang isakripisyo ang kanyang buhay. Pwede namang tumakas yung ibon. By the way, dapat naman talagang tumakas kasi may apoy eh, may sunog eh. Sabihin niya, kailangan kong proteksyon na ng aking sarili. Oh. Hindi siya mahihiya kasi lahat naman ng hayop tumakas. Pero dahil nakita niya ang kanyang mga inakay, walang kalaban-laban sa apoy na rumaragas ang papalapit sa kanila, wala siyang ibang ginawa kundi sinalag niya ang mga apoy na kung saan ay maaring tumupok sa kanyang mga inakay. Ganun ang ating Panginoon. Dahil mahal tayo ng ating Panginoon, dahil nasa kalikasan ng ating Panginoon, ang pagmamahal na yan, ipinakita niya at ipinaranas niya sa atin ang kanyang habag. Hindi dahil nahihiya siya, hindi dahil napipressure siya, hindi dahil na sa ano pamang mga bagay, kundi dahil kalikasan ng ating Panginoon na ipakita at iparanas sa atin ang kanyang pag-ibig. Tingnan po natin sa Romans chapter 3, verses
21 hanggang 26. Ngunit ngayon nahayag na kung paano pinawalang-sala ng Diyos ang tao. Hindi ito sa pamamagitan ng kautusan. Ang kautusan at ang mga propeta mismo ang nagpapatotoo tungkol dito. Pinawalang-sala ng Diyos ang lahat ng sumasampalataya kay Hesukristo sa pamamagitan ng kanilang pananalig sa Kanya, maging Hudyo man or Hintel. Sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sinumang nakakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Ngunit dahil sa Kanyang kagandahang loob, sila ay pinawalang-sala na Niya sa pamamagitan ni Kristo Jesus na Siyang nagpapalaya sa kanila. Siya ang inialay ng Diyos bilang handog upang sa pamamagitan ng Kanyang dugo ay mapatawad ang kasalanan ng lahat ng sumasampalataya sa Kanya. Ginawa ito ng Diyos upang patunayang siya'y matuwid noong unang panahon, nagtimpi siya at ipinagpaumanhin ang mga kasalanang nagawa ng tao. Ngunit ngayon ay tuwirang ipinapakita ng Diyos na siya'y matuwid at siya ang nagpapawalang sala sa mga sumasampalataya kay Jesus. Amen. Napaganda ng salita ng Diyos. Ngunit kung ating balikan sa verse 20, dito nag-fail ang marami, no, sa verse 20. Tandaan po natin, basahin po natin sa verse 20. Walang taong mapapawalang sala sa paningin ng Diyos sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan. Dahil ang gawain ng kautusan ay ang ipamukha sa tao na siya'y nagkasala. Minsan isip natin, dapat akong patawarin ng Diyos kasi wala akong nilabag na kautusan. Pero the scripture is clear sa atin ngayong gabi. Wala ni isang taong napatawad ng Diyos dahil sa kanyang pagsunod sa kautusan. Kasi ang kautusan ay hindi nag-gain ng merit. Parang mga Budista yan, na pag sila ay may namatayan ng mga mahal sa buhay, nung pumunta ako sa Singapore, ito yung panahon na August yun eh, ghost month. So hindi ko alam kung ganyan din sa Japan, Sister Tel, pag August, di ba ghost month yun? Yan ang buwan ng mga patay. Kaya sa buong buwan na yan, gumagawa sila ng merito para sa mga namatay nilang mga mahal sa buhay. Anong mga merito ang ginagawa nila? Gagawa sila ng mga bahay-bahay, tapos susunugin yon. Ginagawa pa sa Japan, Sister Tel. Diba? In the name of namatay, deceased person, halimbawa, namatay si Pastor Andro, gagawa yung mga mahal ko sa buhay ng bahay-bahay. No? Parang gawa yon sa paper money, no? Sister Tel, no? Tapos sisigaan yon. Habang dinadasalan ng monghe. Yung mga prutas ay i-display niya sa harapan ng bahay yung mga prutas. Daming, ang sarap-sarap ng prutas yun. Nakalagay sa parang mangkok-mangkok. Dami-daming prutas doon. Naka-display sa bahay, sa labas ng bahay. Hindi yun kinakain ng tao kasi alay yun para sa mga kaluluwa. Merit nila para kung sila naman ay ma-reincarnate, eh medyo maganda din naman ang kalagayan. Or, ang gagawin pa nila ay magsisiga sila ng maraming mga paper money. No? Magsisiga sila parang paper money na kulay yellow, kulay red, something like that. Isisigaan nila yon para maging maalwan ang buhay ng mga namatay doon sa kabilang buhay. Ang dami nilang ginagawa. Kung paborito nila yung alak, aalayan ng alak, sisigaan yung susunugin yung alak. Kung gusto nilang magandang damit, susunugin yung magandang damit para mayroong damit yung mga namatay doon sa kabilang buhay. Makagain sila ng merit para pag nakita naman ng mga namatay doon sa kuwana, ay, mabait pala itong anak kong ito, eh pagpapalain pa sila. Eh hindi pala yan ganyan ang sabi ng salita ng Diyos. Hindi pala ganon. Kaya kung minsan naisip natin mag-alay pa ng itlog para sa mga mahal natin sa buhay doon sa kabilang buhay. Or magsisiga pa tayo ng kandila para naman maliwanagan sila doon sa kabilang buhay. Eh, hindi po yun ang sinasabi ng salita ng Diyos. Kaya nga, ang Kristiyano hindi na nagtitirik ng kandila para sa kanyang mahal sa buhay. No?
So hindi na nagtitirik ng kandila kasi ang gusto sabihin may kahulugan ang pagtitirik ng kandila para sa mga namatayan. Ngunit, tandaan po natin, tayo po ay hindi napapawalang sala sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan. Hindi. Because ang purpose ng kautusan ay upang ipamukha sa atin na tayo'y nagkasala at hindi para sabihin sa atin na wala kang kasalanan. Kaya nga sabi nung isang kaibigan ko na baguhan sa pananampalataya, sabi niya, bakit yan draw? Sabi niya, draw na lang, kaibigan kami eh. Bawat magbasa ako ng Biblia, pakiramdam ko ang dumi-dumi ko. Parang makasalanan na makasalanan ako. Every time na magbasa ako ng Bible, at yun ang kautuhanan. Because the Word of God is described in the Scripture as, the law in itself is described as a master teacher. Isa siyang guro. Ang teacher, ang tunay na teacher, ipinapakita sa iyo kung saan ka nagkamali. Kasi isip natin sa teacher ngayon ay dapat ang teacher ay very good. Yan ang gusto natin sa teacher na marinig eh. Pag marinig na natin yung mga negatibo galing sa teacher, yung kritisismo niya sa ating ginawa, nagagalit tayo sa teacher. Walang pangit-pangit ang ugali ang teacher. Terror ang teacher. Pero alam nyo ba, yung mga ganong klaseng mga teacher, yun yung naging dahilan kung bakit maraming mga tao ang naging maunlad at naging mabuti ang buhay. Kasi nakita nila kung saan sila nagkamali. The Word of God, the law, is a master teacher. It points to us yung ating mga pagkakamali. Binubuksan niya, hinuhubaran niya tayo sa lahat ng ating mga pagkakamali at pagkukulang. Kaya sabi nung aking kakilala ay, kaibigan ko ay, bakit yan? Every time na ako magbasa ng scripture, ng Bible, bakit pakiramdam ko makasalanan ako? So anong reaction mo? Hindi ako nagbasa. Ayaw niya na magbasa ng scripture kasi gusto niya malinis siya. Hindi. Kaya nga pinapakita ng scripture ang ating pagkakamali para may baguhin tayo. Kagaya ng sinasabi sa aklat ng Santiago. Ang isang taong nakikinig ng salita ng Diyos, ngunit hindi niya ito isinasabuhay, ay parang isang taong nanalamin. Nakita niya ang dungis sa kanyang mukha at matapos niya makita ang dungis sa kanyang mukha, umalis na lamang siya at inisip niya na wala na ang dungis sa kanyang mukha. Pag nakita mong merong dumi ang mukha mo, pupunta ka sa lababo, kukuha ka ng labakara o anong pamang pamunas, kung mayaman-yaman ka ay tissue paper o mas mayaman pa, ano bang tawag doon sa parang tissue na basa, mamasa-masa, at yun ang iyong ipambunas sa iyong mukha. Kasi nakita mo, mayroon kang dumi. The Word of God is a teacher, is a master teacher. Pinupoint out sa atin ang mga pagkakamali natin at ini-instruct niya tayo kung ano ang ating gawin upang hindi na natin maulit pa ang ganoong klaseng mga pagkakamali. Kaya sa verse 21, ang sabi ng salita ng Diyos, ngayon, kasi nung una, ang mga Hudyo, isip nila, pag ako'y sumunod sa kautusan, maliligtas ako. Ang isip ng mga Hudyo noon, pag ako'y anak ni Abraham at ako'y natuli, ligtas na ako. Ang isip ng mga Hudyo noon, pag ako'y aking sinunod ang 10 utos ni Moises at ang 600 at higit pa na mga utos ni Moises, maliligtas na ako. Ngunit, ang sabi ni Pablo sa verse 21, ngunit, ngayon, nahayag na kung paano pinawalang sala ng Diyos ang tao. Paano pinawalang sala ng Diyos ang tao, sister, sa verse 21? Ito ay hindi sa pamamagitan ng kautusan. Yan, pakisagot. Hindi sa pamamagitan ng kautusan. Ang tao'y napapawalang sala ng Diyos, hindi sa pamamagitan ng kautusan. Ngunit, sa papaanong paraan, verse 22, paano tayo pinawalang sala ng Diyos, sister? Sa pamamagitan ng ating pananampalataya kay Jesucristo. Yan. Tayo ay pinawalang sala ng Diyos, hindi sa pamamagitan ng pagsunod natin sa kautusan, hindi sa pamamagitan ng ating pagiging relihiyoso, hindi sa pamamagitan ng ating pagiging mabuting tao, kundi tayo ay pinapawalang sala ng Diyos sa pamamagitan ng atin pong
pananampalataya kay Kristo. Ulitin po natin ha, pananampalataya kay Kristo. Hindi lang pananampalataya. Si Satanas sumasampalataya din, pero hindi siya naligtas. Ang naliligtas lamang ay ang mga taong sumasampalataya kay Kristo. Hudyo man siya o hintil. Eh, ako'y hintil. Naniwala ako, sumasampalataya ako kay Bathaluman Ether. Bathaluman Ether ng Inkantadya. O kay Bathala. O ako'y sumasampalataya kay sa ganitong Diyos. Eh, hindi pala yun. Ang pananampalataya pala natin ay dapat kay Kristo. Ang iba, sumasampalataya sila. Sumasampalataya ako sa aking relihiyon. Kaya akong iligtas ng aking relihiyon. Kay Kristo ang pananampalataya at hindi sa relihiyon. Eh, para sa kay Maria, hindi si Maria ang makakaligtas. Bagamat si Maria ay mabuting tao, matuwid na tao, magandang halimbawa, ang Maria natin sa Biblia. Ngunit ganun din si Maria nung kanya nakausap ang anghel ng ating Panginoon sa aklat ng Lucas, ang kanyang pananampalataya ay sa Panginoon pa rin. Kaya si Maria din ay kailangan din ng kaligtasan. At ang kailangan niya ay ang sumampalataya din sa Panginoon. Kaya tayo ding mga mananampalataya, sundan natin ang halimbawa ni Maria. Sa halip na si Maria ang ating sampalatayahan, ang Diyos ang ating dapat sampalatayahan. Sa halip na si Jose, si Vicente, si ano pa ba, si Concepcion ang ating panampalatayahan, ang Panginoong Jesus ang ating sampalatayahan. Sa verse 22 yan, maliwanag na sinasabi. Sapagkat, sa verse 23, ang lahat ay nagkasala kasama na si Maria, kasama na mga banal na mga tao, kasama na ang mga leader relihiyon, lahat ay nagkasala at lahat ay hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Yun ang nakakalungkot. Kaya kung bakit natin kailangan sumampalataya kay Kristo, kung bakit tayo mananalig sa ating Panginoon, eh dahil wala ni isa man na nabuhay na tao sa mundong ito maliban sa ating Panginoong Jesus na hindi nagkasala. Lahat ay nagkasala. So, salvation is apart from law. By this, Paul would like to mean that right standing before God is not achieved by the system of defined human conduct. Ang tama pong pagpag-ugnayan sa Diyos ay hindi po nakadepende sa pamumuhay ng o sistema ng tao. Rather, ang kaligtasan po ay nanggagaling sa malayang kaloob sa atin ng Panginoon. Sa verse 24, God has acted in Christ to provide the only possible means for salvation and it is totally unmerited. It can be attained only through faith. It is a matter of grace in God's side and a matter of faith on the human side. So, ang kaligtasan po natin, kaloob mula sa ating Panginoon, na natanggap natin sa pamamagitan ng ating pananampalataya kay Kristo. Hindi sa relihiyon, hindi sa pagpalit ng sekta, hindi sa pagsunod sa mga religious leaders, hindi sa pagsunod sa mga religious na mga observances, kundi pananampalataya kay Kristo. Sa Ephesians chapter 2 verses 8 to 9 na ating binasa kanina, makikita din po natin ang ganung klaseng kautuhanan. Ngunit sa mga bersikulong ito, maliwanag na ipinaliwanag ng Apostol Pablo na ang pananampalataya na may kinalaman sa kaligtasan kasi may iba't ibang klaseng pananampalataya pala. May pananampalataya na may kinalaman sa kaligtasan, may pananampalataya na kailangan natin araw-araw. Halimbawa, yung pagkain mo, nakakainin mo araw-araw. Yung damit na isusuot mo, araw-araw. Yung pagbabiyahe mo, araw-araw. Kailangan mo manampalataya sa Diyos. Diba? Lord, magbabiyahe po ako ngayon. Naglilipa na ang COVID-19 dyan sa paligid, pero sumasampalataya ako na hindi mo ako pababayaan.
iingatan mo ako. Kaya importante yan, bago tayo umalis ng bahay, manalangin tayo sa Panginoon. Lord, salamat po at ako iyong iniingatan. Salamat po sa ako iyong ginagabayan at napaganda na specific na tayo manalangin sa Panginoon. Ingatan niyo po ako sa karamdaman, sa COVID-19 o sa anumang mga sakit, sa anumang disgrasya, sa anumang sakuna. Ipanalangin natin yan sa Panginoon araw-araw. Minsan kasi nakakalimutan nating manalangin sa Panginoon. Manalangin na lang tayo sa Panginoon pag nag-aubo-ubo na tayo at nawala ng ating pangamoy at saka ang ating panlasa. Lord, habang wala pa, manalangin ka sa Panginoon. Diba? Napakahalaga yun. Sabi nga ng kasabihan ay prevention is better than cure. So habang sinusuot mo ang iyong face mask, habang sinusuot mo ang iyong face shield, manalangin ka sa Panginoon, Lord. Sinusuot ko ang mga gamit na ito dahil may tiwala ako sa kanila. May tiwala pa rin ako sa inyo. And puprotektahan mo ako. Manalangin tayo. Yan ang pananampalataya na kailangan natin araw-araw. Pero yung pananampalataya na may kalaman din sa mga himala, yan ang mga nanalangin para sa may sakit, na may pananampalataya din sila na kagaling yung mga may sakit, gift din yon ng Panginoon at hindi lahat may ganoong klaseng faith, no? Pero yung faith patungkol sa salvation, lahat tayo pinagkalooban ng Diyos ng ganoon. At maging ang faith na ito na kung saan ay nagdulot sa atin upang sumampalataya sa ginawa ni Jesus doon sa krus sa Kalbaryo ay hindi galing sa atin. Kaya hindi ito pwedeng maipagmalaki. Hindi natin ito pwedeng maipagmalaki. May isang religious group na sobrang proud na proud sila sa kanilang faith. Sabi ng religious group na ito. Si sister na ganito, pag sila may namatayan sila, nabasa ko kasi ang kalangkwan. Simula ng araw na siya ay naging Kristiyano hanggang siya'y mamatay, hindi talaga niya binitawan ang kanyang pananampalataya. Kaya simula nung araw siya tumanggap sa Panginoon ngayon, hindi talaga siya nagkasala. Nabuhay siya ng marangal, nabuhay siya ng matuwid, nabuhay siya ng mga ganun ang sinasabi. Kaya tiyak namin na si sister na ito ay ligtas. Maganda na sana, pero merong sablay ng konti. Mga minamahal sa Panginoon, it is not by works. Our faith in the Lord for our salvation is not a product of our work. Works here is not referring just to the work of the Mosaic Law. Ang term na works dito ay hindi lamang po nagre-refer sa paggawa at pagsunod sa kautusan ni Moises. Kundi, ang works na ito dito ay tumutukoy, kung atin pong tinan sa verse 9, Ephesians chapter 2, verse 9, tumutukoy po sa broader sense of human effort. Yan. So yung works pala dito ay tumutukoy po sa human efforts. Human effort. Tingnan po natin, hindi ito kasama sa kwan, hindi ito kasama dyan sa list na ibinigay sa atin ng pagbasa. Sa John chapter 1, kung paano tayo naging anak ng Panginoong Diyos. Sa verse 13. John chapter 1 verse 13. Basahin ko po. Simula tayo sa verse 12. Subalit ang lahat ng tumanggap at sumampalataya sa kanya ay binigyan niya ng karapatang maging mga anak ng Diyos. So sino ang binigyan ng karapatang maging anak ng Diyos? Yung tumanggap at sumampalataya sa kanya. Sa verbo, sa verse 1. At saka verse 2. At saka sa verse 14. Verse 13. Sila nga ay naging anak ng Diyos hindi dahil na isinilang sila ayon sa kalikasan. Sabi ng mga Hudyo, anak kami ng Diyos kasi anak kami ni Abraham. Diba? Sinabi yan ng mga Hudyo doon sa aklat ng Matthew. Anak kami ng Diyos
May karapatan kami sa kaligtasan. May karapatan kami sa kaharian ng Diyos. Anak kami ni Abraham. Pero ang sabi ni Jesus Christ sa kanila, hindi, mga anak kayo ng ulupong. Oh? Hindi kayo anak ng Diyos, anak kayo ng ulupong. Bakit? Kasi kung anong ginagawa ng inyong ama, yun din ang inyong ginagawa. Eh, ang ginagawa ng Satanas, ang magnakaw, ang magpatay, at ang sumira. At yun ang ginagawa ng mga Hudyo. Kaya isip nila, pag sila'y Hudyo, ligtas na sila. Pero ang sabi ng salita ng Diyos sa verse 13, sila ay naging anak ng Diyos, hindi dahil na isiniling sila ayon sa kalikasan. Kaya kahit ang Kristiyano, ang nanay niya ay Kristiyano, born again, ang tatay ay born again, hindi automatic na ang anak ay born again. Minsan, may tinanong tayo ng ganito, kailan ka na born again? Ang sagot niya, since birth. Hindi since birth ang pagiging born again. Paano maging born again ka since birth? Di hindi na born again yon. Ang tao ay naging anak ng Diyos, hindi dahil isinilang siya na anak siya ng Diyos. Kaya kung isip natin, ang magulang natin Kristiyano, Kristiyano na rin ako, hindi po yun totoo. Hindi po yun totoo. Ang pagiging Kristiyano ay nagsisimula nung na-realize mo na kailangan mo si Kristo. Hindi dahil na pag-aralan mo sa Sunday school, hindi dahil na pag-aralan mo sa mga Bible study at na lumaki ka na nag-praise the Lord, hallelujah, kaya Kristiyano ka na. Hindi. Kaya sa tama yung sinabi ni Watchman Nee doon sa kanyang aklat, sabi niya, itong paulit-ulit na sinasabi ni Brother Amar dati, sa 10 na Kristiyano, nagsasabing Kristiyano dahil ipinanganak siya sa Kristiyanong tahanan, isa lang ang totoong Kristiyano doon. Nakasulat yun sa aklat ni Watchman Nee. Bakit? Isa lang. Kasi ito lang yung taong nakarealize na kailangan niya si Kristo. Kaya ang magulang natin, mga Kristiyanong mga magulang, manalangin talaga tayo araw-araw na nawa makilala ng ating mga anak si Kristo. Hindi dahil nakagisna niya na si Kristo. Parang pareho din sa amin noon, nung bago kami naging Kristiyano, pag tinanong kami, kilala niyo si Kristo? Kilala namin si Kristo. Eh, bawat fiesta, eh, may dala-dala kaming Kristo. Kilala namin si Kristo. Bawat special na mga seasons, eh, mayroong observances kami patungkol kay Kristo. Pero yung totoo ba talaga si Kristo sa buhay natin? Niyakap ba natin ang pag-ibig ni Kristo? Naintindihan ba natin si Kristo? Naunawaan ba natin kung ano si Kristo at ang pagbabagong dulot ni Kristo sa buhay natin? Kaya ang isang tao, sabi ni Juan, ay naging anak ng Diyos dahil isinilang siya. O kagustuhan ng tao. Naging anak tayo ng Diyos dahil gusto nating maging anak ng Diyos. Wala. Actually, wala naman talagang taong gusto maging anak ng Diyos. Kaya nga sa halip na ang Diyos ang ating napaparangalan araw-araw, pag tayo ay masaya, ang demonyo ang ating binabanggit. Pag nakita mo yung kaklase doon kung saan-saan si Sturtel, ay, buhi ka kaya king. O, di ba? Bukod si ang Diyos ang napaparangalan natin, nakita natin ang isang kaklase natin, mahalaga natin sa buhay natin, ang napaparangalan natin. Pag tayo galit naman, hindi naman ang Diyos ang ating nababanggit. Pag tayo naglalaro, pag tayo'y masaya, ano pa ba? Pag tayo'y malungkot, hindi ang Diyos ang ating nababanggit. Tayo ay naging anak ng Diyos, hindi dahil kinusto nating maging anak ng Diyos. Tayo ay naging anak ng Diyos, ang sabi sa next is, o sa kagagawan ng tao. Sinabihan ka ni Pastor na, simula sa araw na ito, Kristiyano ka na. Hindi pala yung tama, Sister Tel. Noong bata kami, ganun ang aming pagkaintindi eh. Pag dinala yung bata sa simbahan, at matapos hugas-hugasan yung bata doon, Kristiyano na, sabihin ng mga kapitbahay na, ng mga ninong, ng mga ninang, ng mga kamag-anak na, oh, hindi ka na muros, Kristiyano ka na. Di ba? Ganun ang nangyayari, ano? Kaya kahit yung mga Kristiyano din, mga born again din, ganun din ang ginagawa. Gagawa ng tarpaulin at ilalagay doon, welcome to the Christian world.
Matapos i-dedicate yung bata, magpapaparty sa bahay at maglalagay ng tarpaulin. Welcome to Christian world. Pag dinedicate natin ang bata natin, hindi naging Kristiyano ang ating anak. Bakit? Paano ba naging Kristiyano ang isang tao? Pag siya'y tumanggap kay Jesus at sumampalataya kay Jesus. Sabi sa verse 12. Hindi dahil sinabi ni pastor na, simula sa araw na ito, ikaw ay Kristiyano na, ito ang certificate mo, Kristiyano ka na. Hindi. Naging Kristiyano tayo pag tayo po'y tumanggap kay Jesus, sumampalataya kay Jesus. Kaya nga, maliwanag ang sinasabi ng Efeso na tayo po ay naligtas hindi dahil sa ating mga gawa, hindi sa ating mga efforts, o hindi sa effort ng iba. Kaya minsan din iniisip natin sa kapahaba-haba ng pa-service-service natin sa mga namatay nating kamag-anak, maliligtas sila. Hindi din. Kaya minsan sabi ng iba, dapat pastor may service sa patay. At dapat ganitong number of days ang service sa patay. Ano ba pa? For what ang service? Alam nyo kung bakit tayo nakakandak ng service sa patay? Upang i-encourage yung namatayan at hindi para ipanalangin yung namatay? Kung mapansin ninyo sa ating mga services sa patay, kahit sa ating mga funeral services, hindi naman yung patay ang ating ipinapanalangin kasi ang sabi ng Biblia, huhusgahan tayo ng Panginoon base sa ating ginawa habang tayo ay nabubuhay pa. Kaya hindi natin masasabing maliligtas sa isang tao kasi limang relihiyon ang nag-service sa ating namatay na mahal sa buhay. Kaya gustong-gusto natin, may umaga, may service, tanghali, may service, hapon, may service, gabi, may service. Hindi. Kaya ang iba medyo nasaktan pag hindi nag-service kasi kawawa naman yung namatay. Pero ang totoo talaga, nagsiservice tayo para i-encourage yung mga namatayan, i-comfort yung mga namatayan, at kung may mga taong naruroon na nakarinig ng ebanghelyo ng Panginoon, masumpungan nila ang kaligtasan sa pamamagitan ng pangaral sa mga ganong klaseng mga panahon at pagkakataon. Pero kung iniisip natin na kailangan mag-service para maligtas yung ating mahal sa buhay, hindi po yun totoo at hindi po yun sa Biblia. Kasi ang mga services ay hindi nagdudulot na maligtas ang isang tao. Hindi yan magdudulot na maligtas ang isang tao. Purihin po ang Panginoon. So hindi po sa magitan ng ginawa ng mga mahal natin sa buhay para sa atin upang tayo'y maligtas. Kahit lahat na ng mga mananampatay ang manalangin para sa iyo para ikay maligtas, pag hindi ka sumampalataya kay Jesus, hindi at hindi ka pa rin maliligtas. Kahit ilang services pang ipapagawa natin, hindi tayo maliligtas. Sapagkat tayo'y maliligtas sa pamamagitan ng ating personal na pananampalataya kay Jesus. Personal na pagtanggap kay Jesus. Okay? Romans chapter 4, verse 2. Kung pinawalang sala siya ng Diyos dahil sa mga mabuting nagawa niya, may pagmamalaki sana siya. Ngunit wala siyang may pagmamalaki sa paningin ng Diyos. Praise God! Tayo ay pinawalang sala ng Diyos. Hindi dahil sa ating ginawa. Okay? Yun din sinabi kina sa Ephesians chapter 2, verses 8 to 9. Pinawalang sala tayo ng Panginoon Diyos dahil sa kanyang habag sa atin. Kaya nga, hindi natin maipagmamalaki ang ating kaligtasan. Hindi maipagmamalaki ang ating kaligtasan. Ang ating kaligtasan ay nagdudulot sa atin at nagbubunsod sa atin upang magpakumbaba lalo sa Panginoon. Magpakumbaba lalo sa Panginoon. Verse 4 ng Romans chapter 4. Ang ibinibigay sa taong gumagawa ay hindi itunuturing na kaloob, kundi kabayaran. Yan. Tayo ay pinagkalooban ng kaligtasan at hindi binabayaran ng kaligtasan. Kaya maliwanag yan kanina, pautos ang sinasabi, ang kaibahan ng kabayaran, reward sa gift, kaloob. Ang kaligtasan ay kaloob at hindi reward. Ngayon, bakit tayo gumagawa ng mabuti? Kasi ligtas na tayo.
ang paggawa ng mabuti ay hindi magbubunga ng kaligtasan, kundi ang paggawa ng mabuti ay bunga ng kaligtasan na meron tayo sa ating Panginoon. Purihin po ang Panginoong Diyos, at kung kayo po ay may mga katanungan at nais pong i-share patungkol po sa atin pong tinatalakay na ito, malaya po kayong magtanong, malaya po kayong ipaabot sa atin pong gawain sa video na ito ang inyo pong nais pong ipaabot sa topic na atin pong tinatalakay. Praise the Lord. Batiin muna natin si Sister Al Fitalver, Brother RJ Innocencio, Sister Jelek Fernandez, Brother Dodi Iscarilla, kasama po natin Sister Daisy Makatangay, si Pastora LJ Lansang, si Brother Bong Garcia, kasama din po natin si Pastor Jeff. Ano ba apelido ni Pastor Jeff? Hindi ko na malala ang apelido ni Jeff. Aha. Si Brother Frank Fran, kasama po natin. Brother Archie Federico, kasama po natin. Isama rin sa prayer itong request ni Sister Jennifer Barazon Sunier. Ipag-pray natin kasi may chemo siya sa Wednesday, Martes, Tuesday. So let's pray for Sister Jennifer Sunier for her chemo. Okay, chemotherapy. Okay, so Sister Al Fitalver, let's welcome po Sister Aiko Galius Tabuna. Sister Nora Casimero, Brother Jed Ferrer is also with us. Praise God. Sister Nene Fabito, kasama po natin. Sister Gemma Montoho is also with us tonight. Praise God. Tayong lahat po'y tumayo. Tayo po'y umawit sa ating Panginoon. Pastora Sally Forio, kamusta po kayo? Sister Robilyn Garcia, kasama din po natin. Forever down.
shame to reel that he's not There's no sin too great, there's no pain too deep, there's no shame too real that the cross cannot forgive and that the love of Christ cannot heal. Napaganda noong mensahe ng awiting ito. At kung tayo man sa atin pong mga buhay ay kailangan po natin ng biyaya ng Panginoon. Kailangan natin ng kagalingan ng Panginoon. Kailangan natin ng kaligtasan ng Panginoon. Nais ko po kayong imbitahan sa isang panalangin ng pagtanggap sa ating Panginoong Jesus. Ang panalangin ito ay hindi po makapagliligtas sa atin. Pero ang panalangin ito ay makatulong sa atin upang atin pong i-focus ang ating pananampalataya kay Jesus bilang ating Panginoon at tagapagligtas. Kung sa oras na ito, sa iyong tingin, ay hindi mo pa natanggap si Jesus bilang iyong Panginoon at tagapagligtas sa iyong buhay, pwede po nating ideklara sa ating Panginoon sa oras na ito, ang panalangin ito. Maaari kayong sumunod sa aking panalangin. Panginoong Jesus, sa oras na ito, tinatanggap ko po kayo bilang aking Panginoon at tagapagligtas ng aking buhay. Nasimula sa oras na ito, Panginoon, ang iyong kaisipan ay maging aking kaisipan. Ang iyong damdamin ay aking maging damdamin. Ang iyong kalooban o Diyos ang siyang masunod sa aking buhay. Salamat po sapagkat sa pamamagitan ninyo ipinagkaloob ang pagtatagumpay sa kasalanan maging sa buhay na amin pong tinatahak. Pinupuri ka namin sa pangalan ni Jesus. Amen. At kung kayo po ay sumampalataya kay Jesus bilang ating Panginoon tagapagligtas, tandaan po natin, meron po tayong kasiguraduhan na ang sino mang tumanggap sa Kanya bilang Kanyang Panginoon tagapagligtas ay binigyan niya ng karapatang maging anak ng Diyos. Tayong lahat po ay manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa oras na ito. Ang inyong anak na tumanggap sa inyo sa oras na ito ay patuloy pong pagpalain. Gabayan, Panginoon Diyos, palakasin, ingatan, at patuloy po, Panginoon, at tugunin sa kanya pong mga pangailangan. Ang pagkasi ng Banal na Espiritu o Diyos ay patuloy niya pong maranasan, Panginoon, na kung paanong kaming inyong mga anak ay patuloy niya pong pinapangalagaan, maranasan niya po, o Diyos, ang dakilang pangako para po sa lahat na napapabilang sa inyo pong kaharian. Pagpalaan niyo rin po ang bawat isang naririto, gayon din po ang mga kasama po naming umaantabay sa Facebook Live. Pagpalaan niyo po ang bawat buhay sa pangalan ni Jesus. Amen. Magandang gabi. Pagpalain tayo ng Panginoon. God bless you all. See you on Sunday. Bye-bye. Hello. Great is your